Good day everyone! Isang pagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Nawain na sa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, mamuhay kayo ng may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. Kumusta po kayong lahat mga kapatid? Nawain na sa maayos po ang ating sitwasyon, anuman po ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay malalagpasan po natin ito sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. At ang akin pong imiminsay ngayon ay akin pong pinamagatang, hindi mapapahiya ang sinumang may pananampalataya. Ang sinumang may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay hindi po mapapahiya sapagkat kapag tayo po ay nasa bingit ng kamatayan, kapag tayo po ay nangangailangan po ng kaligtasan o tulong ng ating Panginoon, tawagin lamang po natin ang kanyang pangalan at tayo po ay maliligtas. At matatagpuan po natin ang verse na ito dito po sa Romans chapter 10 verse 11. As scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. Sinasabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen po. Sinasabi po ng ating banal na kasulatan, ang sinuman po na nangangailangan ng tulong po ng ating Panginoon, kapag tayo po ay nasa pingit ng kamatayan, kapag nandyan na po yung aksidente o trahedya, tawagin na po natin ang pangalan ng ating Panginoon at tayo po ay maliligtas sapagkat ang Panginoon po ay tapat sa kanyang pangako. Yan po ang pangako ng ating Panginoon kapag tayo po ay tatawag sa kanyang pangalan ay hindi po tayo mapapahiya sapagkat yan po ang kanyang sinabi sa kasulatan. Sinasabi nga rin po sa Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit ibinigay ang Diyos para maligtas po ang tao kundi sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. So lagi po tayong tumawag sa pangalan ng ating Panginoon sapagkat sa kanyang pangalan po ay may kaligtasan. Napaka-powerful po, napaka-makapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoon. Isang tawag lamang po natin sa pangalan ng ating Panginoon, nandyan po kaagad ang kanyang rescue. Liligtas po kaagad tayo ng Panginoon, lalo na po kapag tayo po ay nasa bingit ng kamatayan. Halimbawa po na lamang po, pag tayo po ay bumibiyahe, ma-aksidente tayo, tawagin po natin agad ang pangalan ng ating Panginoon. At lalo na po kapag tayo po may kaaway, nandyan na po yung kaaway natin, minsan po ay gagawan tayo ng masama o mayroon po silang binabalak hindi maganda sa atin, tawagin po natin kaagad ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at tayo po ay ililigtas kaagad ng Panginoon. Ganun po kabilis ang responde ng Panginoon kapag tawagin po natin ang kanyang pangalan. Huwag po tayo mahiya mga kapatid. Yung iba po kaya napapahamak sapagkat ikinahiya nila po ang pangalan ng Panginoon. Huwag po tayong mahiya na tawagin ang pangalan ng ating Panginoon. May napanood na po ako sa YouTube nung isang araw po yung eroplano po na bumibiyahe dito po sa bandang Latin sa Mexico. Ba-aksidente na po sana sila dahil nga po ay ang eroplano po ay umaapoy na po, masusunog na po. Mayroon pong tumatawag doon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at naligtas po silang lahat. Just imagine po, isang tao lamang po ang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, naligtas po lahat ng passenger doon po sa eroplano. So i-search po natin yun, nandun po yung video na yun. So ganun po ka-powerful ang pangalan natin Panginoon. Tawagin po natin kaagad ang pangalan natin Panginoong Jesucristo kapag tayo po ay nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na po sa kaligtasan. Pag nasa bingit po tayo ng kamatayan, kahit po may sakit tayo, nangangailangan po tayo ng kagalingan, kapag tayo po ay naghihingalo na o anuman po ang naramdaman natin, tawagin po natin ang pangalan natin Panginoong Jesucristo at maliligtas po tayo mga kapatid. Sabi niya nga po dito sa Romans 10:13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. So, ano po natin, tandaan po natin ang verse nito. Romans 10:13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So, wala pong exemption kung tayo nga po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po ay naniniwala sa Kanya, tawagin po natin ang Kanyang pangalan. Ano bang pangalan ng ating Panginoon? Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang ating Panginoon. Tawagin po natin ang kanyang pangalan sa oras ng kagipitan, kung tayo man po nasa bingit ng kamatayan at tayo nga po ay nangangailangan ng tulong, huwag po tayo matakot, tawagin po natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at tayo po ay maligtas dahil yan po ang kanyang pangako. God is faithful. So nawa ay nabless po kayo mga kapatid sa aking pong mensahe at magkita-kita po tayo muli sa aking next vlog. Have a nice day and God bless everyone. Bye!